Hi, Believers! Get ready na para sa game na unahan at pagalingan. Ito ang Roadfill Macasero! So, kung sino ang may tamang sagot sa pamamagitan ng science experiment, siya ang mananalo. Ito ang ating mechanics. May tanong na kailangan sagutin ng mga players. Pero bago sumagot, kailangan hanapin ang pito na nasa mini ball swim. Ang player na unang makapito ay may chance na makasagot. Kailangan rin niyang i-prove ang kanyang sagot sa pamamagitan ng experiment. Okay, ito ang tanong, iBilibers. Kapag binaligtad ang basong may lamang tubig, kaya bang pigilan ng tissue na matapon ang tubig? Ready? Get set, go! Wow. Ayan na, mukhang... Pat! Ayun! Pumunta sa kanya! Nauna pa rin si Ate Shaira. Kaya! Okay, paano? Prove it? Through an experiment? Kapag binaligtad. Tapon siya. Sayang. May tumagos. So, ayun, no, madami na tira. Oh. Medyo napigilan. Ay, may clue na si Kuya Rodchil. Ay, nako! Nakakita na. Nako. Uy, teka. Lumusot ba? Meron onte. Ay! De, joke lang yun. Nice ito try. Talaga. Tami na, wala na! Papakita ko na. So, tama ang sagot nyo. Yes, pwedeng pigilan ng tissue paper. Who would have thought, no? Well, tingnan mo, pakita muna natin. So, nabasa na kagad siya. Pindot mo lang para mag-touch lang yung ano. Wow! That's pretty amazing! Nagtaka ba kayo kung paano napigilan ng tissue na tumulak ang isang basong puno ng tubig? Well, naging posible ito dahil sa air pressure. Air pressure ay ang weight o bigat ng air molecules na tumulak sa isang space at area. Sa ating experiment, puno ng tubig ang loob ng baso at sobrang liit lang ng volume of air o yung dami ng hangin nito. Kaya mahina ang air pressure. Samantala, mas marami ang volume ng hangin sa labas ng baso at taas ang air pressure. At ang air pressure outside ng baso ang tumutulak pataas sa tissue paper para pigilan ang tubig na bumagsak pababa dahil naman sa gravity. Now you know, ang science sa tubig versus tissue. iBilib!